Christmas Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Hindi ang dalangin at paksa mo, nabayan mo. Iba po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maoing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas, noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon at inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ang lalim. Saka sinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansang hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Nakakita ako ng mga trono at mga nakaluluklok doon at binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon. Naparam ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat,
ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan ng Hades ang mga patay at nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit, buhat doon, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad dito. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Magsitayo na po ang lahat. Narito malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga, "Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy.
kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. At ngayon ay Friday, and Friday is Quiapo Day, araw ng ating panalangin, pagdedebosyon sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng parangal at papuri. Dalawang araw na lang at papasok na tayo sa panibagong panahon, sa panibagong taon ng ating kalendaryo, kalendaryo ng simbahan yung sinasabi ko. Kaya ngayon mga pagbasa natin, itong linggong ito, itong week na ito, ay puro patungkol sa pagtatapos ng panahon. At yung ating ebanghelyo ngayon ay kadugtong nung kahapon. Dahil kahapon, nabanggit ng ating Panginoong Hesukristo yung iba't ibang kaguluhan, iba't ibang trahedya na magaganap bago ang katapusan ng panahon. At ang mga salitang ito ay punong-puno ng simbolo at patungkol ito, no, hindi lang sa mga Kristiyano, pero patungkol ito sa mga Hudyo. Dahil totoo nga, noong 70 AD, nasira ang templo. At yung templo, tinuturing nila ang templo na pinakamahalaga sa kanilang buhay. So therefore, nung nasira ang templo, parang nasira na rin yung kanilang mundo. Pero siguro, ang mas masaklap na nangyari kaysa sa pagkasira ng templo ay yung hindi nila naramdaman, hindi nila nakita na si Kristo pala ang pinakahihintay nilang Mesiyas. Ibig sabihin, na miss out nila yung mga palatandaan, na miss out nila yung tanda na ibinibigay ng Diyos sa kanila, na dumating na nga sa gitna nila ang Mesiyas. Tayo kasing mga tao, mahilig tayo sa mga signs. Mahilig tayo humingi ng tanda sa Diyos. Pero madalas, yung mga pinapadala niyang tanda, hindi naman natin mabasa. Diba marami sa atin tuwing gagawa ng desisyon, Lord, bigyan niyo ako ng sign kung ito na ba talaga. Kung minsan bago sagutin yung naniligaw, sasabihin sa Diyos, Lord, bigyan mo ko ng sign kung siya na ba talaga. Kung ano-ano yung mga tanda na hinihiling natin. Pero ang totoo niyan, lagi naman talagang merong tanda na binibigay ang Diyos. Tanda ng kanyang pagmamahal at tanda ng kanyang presensya. Pero nung panahon na pumarito ang ating Panginoong Hesukristo, ang tanda o sa kabila ng lahat ng mga tanda na binigay niya, ang kanyang pagpapagaling, yung kanyang pagpapakain, yung mga himala, yung mga milagro na ginawa niya, sa kabila ng lahat ng mga iyon at ang lahat ng iyon ay mga tanda, hindi pa rin naman siya tinanggap. Hindi pa rin naman tinanggap iyon nung maraming Hudyo. Ibig sabihin, hindi nila nabasa yung tanda nung panahon. Yung mga tanda na nando na sa gitna nila ang Mesiyas. Yung iba, na-realize nung natapos ng lahat, na-realize na si Kristo nga ang Mesiyas. Na-realize na dumating na nga siya. Pero sa buhay din natin, no, hindi lang naman ito nangyari noon. Dahil magpahanggang ngayon, ganun pa rin yung nangyayari.
sa dinami-dami ng mga hinihingi nating tanda, sa dinami-dami ng hinihingi nating senyales mula sa Panginoon, minsan nami-miss out natin yung nasa harap na natin. Minsan nami-miss out natin yung mga tanda ng Diyos na ibinibigay sa atin. At ang mas masakit, minsan hinihintay pa natin yung trahedya na dumating sa buhay natin. Sa totoo lang, no, isa lang naman ang panawagan sa atin ng Panginoon na makita ang kanyang pagmamahal at ang kanyang presensya sa ating buhay. At hindi naman na natin kailangan talaga na maghintay ng malaking senyales, na maghintay ng malaking tanda para maranasan yan. Ang problema kasi ng iba sa atin, marami sa atin, bago lumapit sa Diyos, bago pakinggan ang paanyayan ng Diyos, kailangan magkaroon muna ng malaking trahedya. Kailangan magkaroon muna ng kaguluhan. Diba, marami sa atin, kailan ba tayo lumalapit sa Panginoon? Kailan natin kinakailangan ng Panginoon? Diba yung iba sa atin kapag ka nagkaroon na ng malalang sakit? Yung iba naman sa atin pag nakaranas na ng problemang matindi, kung hindi man sa pamilya, sa trabaho, sa personal na buhay. Yung iba sa atin kapag ka nalulugi na sa negosyo. Yung iba sa atin kapag ka hindi na alam kung ano ang gagawin sa mga problema sa buhay, saka natin nare-realize na meron palang Diyos. Masakit yun at nakakalungkot yun kapag ka yung mismong trahedya sa buhay natin ay yung nagiging tanda na meron palang Panginoon, na nasa gitna pala natin ang Panginoon. Kaya nga sa ating pagbasa, lalo na sa ating Ebanghelyo, merong dalang babala ang ating Panginoon na sana makita natin ang tanda na binapadala ng ating Panginoon. Makita natin yung mga tanda na nandyan ang Panginoon. Pero sa totoo lang, hindi naman na natin kailangang mahirapan pa na hanapin ang tanda na nandyan ang Panginoon, na nandyan ang ating poong Jesus Nazareno. Dahil bukod sa katotohanan na lagi naman tayong pwedeng pumunta sa simbahan, magdasal kahit saan para maranasan ng Panginoon, ang totoo niyan sa bawat pagising natin, di ba? Sa bawat sandali ng buhay natin, sa bawat paghinga natin, tanda na yan. Tanda yan na buhay ang Diyos. Tanda yan na kasama natin ang Diyos. Tanda yan na naririto ang Diyos. Pero kadalasan, kahit yung mga maliliit na bagay, nami-miss out natin, nawawala sa paningin natin, hindi natin nababasa ng mga tanda ito ng pagmamahal at presensya ng Diyos. Kaya pakinggan natin ngayon, ano? Babala mula sa ating Panginoon. Pero huwag tayong mag-alala dahil hindi lang naman ito babala mula sa Panginoon. Dahil yung babala niya, may kasama ding pag-asa. May kasama itong pag-asa. Dahil hindi lang naman, di ba? Hindi lang naman sa kaguluhan natin mararanasan ng ating Panginoon. Dahil sa bawat sandali ng ating buhay, kung makikita lang naman natin, ano? Bawat pagkakataon na binibigay sa atin, bawat sandali ng ating buhay ay pagkakataon na tayo ay mapalapit sa Kanya, na tayo ay lalong lumapit sa Kanya, na maranasan natin ang Kanyang pagmamahal, na maranasan natin yung Kanyang paggabay. Mga kapatid, naranasan ng marami nating kapatid na Hudyo nung Panginoong, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, na halos literal na nagunaw ang kanilang mundo, at isa sa mga dahilan dahil ay hindi nila nakita, hindi nila na-realize na nasa gitna pala nila ang Panginoon, ang tagapagligtas na hinihintay nila. Pero ang good news sa atin, hindi na natin kailangang mangapa, hindi na natin kailangang maghintay dahil narito na
alam natin, nasa gitna natin, nararanasan natin ang presensya at pagmamahal ng Panginoon. Ang presensya at pagmamahal ng ating Poong Jesus Nazareno. At alam natin na bawat sandali at bawat pagkakataon ng ating buhay ay pagkakataon na ibinibigay niya para mas maging mabuti tayo, para mas maging banal tayo, para mas mapalapit tayo sa ating Panginoon, sa ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus, ay mapaalala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan, ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan ng Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo na mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Thank you.
Itayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain ng iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay, sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang lagganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Oh,
Patawad. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Parish Office. Ito po ay nagkakahalaga ang 80 pesos. Pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat. Darasalin po natin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang inyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita. Magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin na ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinaubaya namin sa iyo ang aming mga kailangan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan kung saan nagahari ka sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin ngayong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, aming Ama, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin
at kami nagmamakaawang kalugdan mo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos!